Recipe, papasok na po ha, ang Hungry Ghost Month sa 2024. Ang Ghost Month po ay isang Chinese tradition, belief po ng mga Taoism o ng mga Buddhist kung saan pinaniniwalaan daw during ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar, binubuksan daw po ang pintuan o Hell's Gate para ang mga Hungry Ghosts lumabas at para makahanap ng mga taong mabibiktima. During Hungry Ghost Month, iniiwasan ang pag-start, pagsisimula ng any bago or new or major activity sa ating buhay. Katulad ng pagpapakasal. Pinaniniwalaan na pagpumasok na raw po ang August 4 at magpapakasal ang mag-couple o mag-asawa, posible daw pong guluhin ng mga hungry ghosts ang kanilang relasyon at pwede mag-cause siya ng hiwalayan. Bakit iniiwasan o bawal manligaw o magsimula ng panliligaw during Ghost Month? Pinaniniwalaan kasi ha, na during Ghost Month, kung magsisimula ka ng panliligaw, posible ka daw malaking chance na mabastin. Importante din ha, during Ghost Month na iniiwasan natin, ang pag-uwi ng late at night. Pinaniniwalaan kasi, during Hungry Ghost Month, ang mga Hungry Ghosts ay malakas ang enerhiya nila during night time o gabi na. At sila po ay nagdadala ng mga kamalasan, aksidente, mga misfortune, mga conflict. Lalo na pag nasa labas pa tayo. Kung kayo naman po ay babiyahe ng gabi na po, extra ingat, magdasal at magsuot ng mga protection amulet para makaiwas sa mga misfortune na dala ng Hungry Ghost Month, especially pag gabi na po. Bakit bawal o iniiwasan magsimula ng bagong negosyo during o pagpasok na ng Ghost Month? Pinaniniwalaan kasi na pag during Ghost Month, ang bagong negosyo na plano mong simulan ay malaking chance daw po na mag-fail o hindi maging okay yan. Dahil ang mga Hungry Ghost ay susulsulan ang mga kliyente mo, business partner mo, ang mga empleyado mo o ikaw mismo na magkaroon ng mga kamalasan ng mga misfortune. Ano naman ang mga dapat gawin during Ghost Month? Ghost Month is paalaala sa atin na dapat nating alayan ang mga past loved ones natin. Sa Filipino-Chinese or sa mga Buddhist o mga Taoism, makikita natin na may mga inaalay kami mga pagkain, any kind of pagkain, pork, chicken, fish, noodles, any kind of fruits, any kind of inumin ay mainam o masaya o magandang ialay sa mga hungry ghosts. Ang pag-alay nito ay mas mainam na gawin sa labas ng bahay natin. Bus runs, pwede bang kainin ang mga alay na pagkain? Pwede pong kainin ang alay na pagkain once na naubos nyo na po ang insenso or mga kandila para pwede nang kainin ang mga alay na pagkain. Make sure nyo lang ha, bago kainin ang mga alay na pagkain, ito po ay nalipat ng bagong nalagyanan. Ang Hungry Ghost Month ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang paalala sa atin na may mga past loved ones tayo. Mga yumaong, mga kapamilya natin, mga past loved ones natin na kaibigan, kakilala, sila rin po ang mga kaluluwang nakalimutan ng alayan, ng dasal, ng pagkain, ng mga insenso, ng mga past loved ones sila. Kaya naman ha, sa mga tao na mabuhay, maging mabuti tayo, mag-share tayo ng blessing at huwag natin kalimutan ang mga past loved ones natin. Ako po muli, si Master Hans Kua, ugaling manood araw-araw para sa Horoscope Gabay Patnubay sa inyong buhay dito lang po sa Rise and Shine Pilipinas.